Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Sin Tax Reform Bill. Ito ang bersyon ni Senador Frank Drilon na tinatayang lilikom ng 40 bilyong pisong pondo para sa gobyerno mula sa buwis, sa sigarilyo at alak. Magbabandila si Jenny Reyes. The excise tax on alcohol and tobacco products by amending sections 141, sa botong 15-2, ipinasa ng Senado ang panukalang batas na babago sa ipinapataw na buwis sa alak at sigarilyo. Tanging sina Senator Francis Escudero at Joker Arroyo lang ang bumoto kontra rito. I've always voted against any increase in taxes given that I am of the firm belief that we have not exhausted all measures at collecting existing taxes efficiently. Napapayag din ang principal sponsor na si Senator Franklin Drilon sa panukala ni Senator Bongbong Marcos na ibaba sa 26 pesos ang unitary tax rate sa sigarilyo na may papatupad ng buo sa 2016. We would have wanted 30, but the reality is this is a collective body and we try to get the vote of our colleagues, and this is the sweet spot. Umpisa Enero 2013, papatawan ng 12 pesos na buwis ang bawat kaha ng sigarilyo. Unti-unti itong tataas kada taon hanggang sa umabot sa 26 pesos sa 2017. Iba rin ang ipapataw na buwis sa medium at high-end na sigarilyo. Tinatayang aabot sa 40 bilyong pisong buwis ang makokolekta mula sa tobacco at liquor products. Una nang nag-resign bilang chairman ng Ways and Means Committee si Senator Ralph Recto matapos mabatikos ang bersyon niya ng Sin Tax Bill na magpapasok lamang ng 15 bilyong piso sa gobyerno. Ikinatuwa naman ng palasyo ang pagpasa ng Senado sa kontrobersyal na panukala. Itatakda sa lalong madaling panahon ang Bicameral Conference Committee para agarang mapirmahan ito ni Pangulong Aquino bago matapos ang taon. Para sa Bandila, Jenny Reyes.